What's up mga Dead Cup? Welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon, mag-unbox lang tayo nitong Akaso Brave 7LE. Tara, buksan natin. So ito yung action camera ni Akaso. Yung LE stands for Launch Edition. Launch Edition. Ah, buksan natin. Ayan. So sa loob makikita niyo yung letter galing kay Akaso. Ito yung mismong action cam. Kasama dun sa kanyang waterproof casing. Yan. Check natin mamaya. Check muna natin itong mga accessories. So, yung mga accessories niya, may mga numbers. Check muna natin number 3. Ito sa number 3. Andito yung charger, battery, isa pang battery, at yung kanyang watch remote para sa video at saka sa photo recording. So, yun lang yung laman nung pouch number 3. Kaya lang, yung charging port niya is micro USB pa rin. Hindi pa siya fast charging. Ayan. Yung double charging dock niya. Pwede mong pagsabayin ng charge yung dalawang battery niya. Hindi pa siya type C. Then next natin yung pouch number 2. So meron ditong cable. May cable ties. Ayan. Meron USB charging cable. At cable ties pa ulit. Meron double-sided sticker. At lens cloth. So, yun yung nasa pouch number 2. So, dun sa pouch number 1, ito yung pouch number 1 niya. Andyan yung mga mounts at straps. So, hindi mo na kailangan bumili ng mga mounts. Ayan. So, compatible din itong mga mounts na to doon sa GoPro. At yung kanyang user guide. So, yun lang yung laman nung box niya. Wala nang laman. Then, check naman natin ngayon yung camera. Ito yung camera niya, nakalagay sa waterproof casing. Although, yung mismong camera is waterproof na on its own. Kaya lang, nag-include pa rin sila ng waterproof case. So, ito yung mismong camera niya. Build quality, mabigat. Hindi gaya ng mga dating labas ng action camera na magaan lang. Although, plastic yung side niya, hindi naman siya mukhang plastic. Ang maganda rin dito sa action cam na to, meron na siyang quarter inch mount sa ilalim na nakasentro dun sa pinakang lens niya. Kaya karaniwan, yung mga shoot nasa gitna. Ayan. So waterproof na to. Nasa side yung
power button. Two-way na rin yung ano niya, screen. Meron sa likod, meron din sa harapan. Yun yung isang advantage nito pag nagba-vlog ka. At least kung nakaharap sa iyo yung camera, kita mo kung nakasentro ka dun sa cam. Ma-check natin. So merong foam dito para siguro sa waterproofing niya, para hindi siya pasukin agad ng tubig. So power button. Release. Ayan. So yung mode sa ibabaw, ito yung mode, ito yung recording. So kung mapansin nyo rin, wala siyang connection na pwedeng pagkabitan na external mic. Meron siyang mic dito na built-in, pero parang hindi maganda yung quality ng audio. Minsan basag. So pag magsuswitch kayo ng screen, pipisain nyo lang tong mode para magswitch siya. Kaya lang hindi siya magsuswitch kapag nagre-record na. Ayan. See? Check naman natin ngayon yung mga settings. So, dun sa resolution, camera recording. So, touchscreen na rin siya, no? Itong screen lang sa likod ni Akaso ang touchscreen, yung harap hindi. So, sa video resolution, ito yung mga kaya niyang i-record. 1080p 30fps, 1080p 60fps, 1080p 120fps, 720p 240fps, 720p 120fps, then 720p 60fps. Then yung mga video resolution niya. So pwede siya mag-shoot ng 4K. Ayan. 30fps. Kaya lang, yung settings na ginagamit ko is 1080p, 30fps. Kasi pagdating sa video quality, okay naman siya. Ang problema lang is mas mataas yung video quality nung nire-record mo. Kailangan mo rin ng mas mabilis na computer to edit the video, which is wala ako. 1080p 30fps is good. Okay na rin siya. Sa voice recording, naka-on yung voice record niya. Mamaya te-testingin natin. Then, meron siyang image stabilization. Che-check din natin mamaya yung image stabilization niya. Na naka-stabilize at hindi. Sa video quality, low, middle, and high. Check din natin mamaya. Para doon sa quality ng image. Yung wind noise reduction, although naka-on siya, kapag sobrang lakas ng hangin, hindi rin ganun ka-effective si wind noise reduction. Kaya lang ginagamit ko lang naman tong action cam for bike vlogging. And na-testing ko na rin siya isang beses for motovlogging. Kaya lang, hindi ko siya na-upload sa YouTube kasi mas talo nung lakas nung hangin yung audio. And then we have the EV, metering and date stamp. Yan. So ito lang yung ginagamit kong resolution sa kanya. 1080p 30fps,
image stabilization on, audio on. Ayan. With medium. This is recording. Ayan. Kasi pag medyo malayo sa'yo yung camera, hindi maganda yung audio. Kaya kung ilalagay mo siya sa waterproof casing, hindi na siya maririnig. Lumiliit yung angle na sakop ng lens niya. Parang nagiging fish eye. Nagkakaroon ng bilog sa side. Although all in all, pagdating sa performance, okay naman siya. Kaya lang pag nababasa yung lens, pag nababasa itong lens nito, nagmo-moist kasi umiinit yung unit. So ito, may tripod din siya. Ayan, ginagamit ko din siya for other purposes. Ayan. Switch lang natin. Kasi pwede na rin selfie stick to, although maigsi. Ayan lang siya. Ayan lang ginagamit ko for bike vlogging. Bike vlogging purposes. See? So sulit siya. Dating sa performance, halos ka parehas nung high-end. Kamukha nga siya nung DJI Osmo na meron ding dalawang screen, pati yung bagong labas ata ng GoPro Hero 9 meron na rin siya flip screen sa harapan. Pagdating sa price, 1/4 lang siya ng presyo ng ibang mga action cameras. Although pagdating dun sa ibang action cameras kasi mas maraming features gaya dun sa Insta360 na pwede kang mag-shoot na parang drone kasi yung pinaka selfie stick niya nagiging invisible, mga drone shots. So all in all, based sa performance, kasi itong action cam na to 6 months ko na siyang ginagamit doon sa mga videos na ina-upload ko sa YouTube, okay naman siya. Budget-wise, okay rin. Although, may mga disadvantages, gaya nga nun sa audio niya, kasi wala siyang external mic. At hindi ko rin ginagamit for picture. Ito, solo for ano lang talaga, for vlogging, video purposes lang. Kasi lagi ko naman dala din yung cellphone ko. Yun yung ginagamit ko for picture. Minsan yung cellphone ko na rin yung ginagamit ko para magkaroon ng backup audio. Just in case na mahina yung ano niya, yung audio ni Akaso. Natin dito yung sa konsepto ng Pilipinas. Ayun na nga natin kahapon. Kailang nasa motor tayo ngayon. Saglitan lang kasi. Maraming kamote, hindi lang sa tricycle, pati ibang driver,
Nag-iingat paggabi. Ayan yung sa Municipality of Morong. So yun yung review natin para sa Akaso Brave 7LE. Kung nagustuhan mo itong video na to, bigyan mo ako ng isang thumbs up, isang like, isang share, comment, at makisubscribe ko na rin sa aking YouTube channel.